Good day! Magandang araw po! Ngayon po ay magluluto tayo ng tokwat baboy. Alam po natin iba-ibang luto ng tokwat baboy. Pero ito pong ipapakita ko sa inyo ay sarili ko pong version. So, simpleng luto lang naman po. Lutong bahay. So, ito po yung mga sangkap natin na gagamitin. Meron po akong pork chop na hinanda. Meron po akong tokwa. Since tokwat baboy nga po, di siyempre po may tokwa yan. Ito po yung pork chop at nilalagyan ko po yan ng Del Monte red cane vinegar. Saka ang aking pong toyong gamit yung margarina. And then meron po akong sibuyas na puti kasi mas prepared ko po ang sibuyas na puti kaysa sa pula. Pag sa tokwat baboy. Meron po akong siling green at kalamansi at siling labuyo. At meron pong, siyempre, ang paminta. Hindi po mawawala yan. Yan po ang aking mga sangkap. Ngayon po, mamaya, ihiwa-hiwain ko na po yan. Ipapakita ko sa inyo yung hiwa na po. And then, isa-isa ko pong lulutuin. Una ko munang gagawin po yung pork chop. Gusto ko po, laga yan. Yung iba naman, ang gusto, prito. Pero sa akin, nilalaga ko po yan ng mabuti. Para siyang lumambot. And then, yung tokwa, ini-slice ko po yan para i-prito. And then after kong may prito, isa-isa, slice-slice, saka ko po nihiwa ng cubes. Tapos, yun na po. Paghahaluin lang po natin yung mga sangkap na yan at ipapakita ko sa inyo mamaya po. Ngayon po, itutuloy ko po ang gagawin ko po. Ihiwa-hiwain ko na po yan. Yan po ay pinakita ko lang po para makita nyo kung ano yung mga sangkap na ginagamit ko po sa pagluto ng tokwa. Balik po tayo. Ngayon, ang una kong ginagawa po, nilalaga ko muna yung pork chop. Ang paglaga ko po sa pork chop, ganito lang po, hindi basta laga. Nilalagyan ko po siya ng pamintang buo, laurel, daw ng laurel, at sibuyas at asin. Tapos, pag kumulo po yan, pakukuloan ko po ng mga 10 minutes para, o 15 minutes po para malambot. Kaya ako po hinahaluan niya ng sibuyas, yung mga sangkap ng ganyan, hindi lang po basta nilalaga. Yung po ang magdadala ng lasa dun sa pork chop. Pag pinaghalo-halo niyo po sila, ang lasa ng pork chop, lasang-lasa niyo po. Hindi po basta walang lasa kasi may asin na po rin. Okay po, ngayon po, ayaan natin siyang kumulo. Okay po, nandito po ako ngayon sa lamesa po. habang nilalaga ko po yung aking pork chop, eto na po yung aking tokwa. Diba sabi ko po sa inyo kanina, hihiwain ko po siya. Ganito po ang paghiwa ko, ganito po kalalaki. Ganyan po. Ipiprito po natin yan mamaya. So, isa-isain po natin. Ganyan po kalalaki. Pag po yan naluto mamaya at nahiwain natin maliliit, marami po yan. So, kailangan po ang pagluto niyan mamaya yung tama lang. Hindi siya yung masyadong hilaw. Ibig ko sabihin, yung crispy po siya. Okay? So, ganyan po ang aking ginagawa. Hinihiwa ko pong ganyan. At yan, hinanda ko na po yan. Ipiprito po natin yan pag natapos ko pong ilaga yung pork chop. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung pork chop, yung luto na ngayon, siya. Ngayon, luto na ang ating pork chop. Ngayon, kukunin ko na. Ihiwain ko na siya ng maliliit. Okay? Aahunin ko na siya sa kalan. Kasi malambot na siya. Ngayon, umpisaan ko ng prituhin ang aking tokwa. Isa-isahin natin siya, ilalagay sa mantika. Dapat medyo marami yung mantika. Lubog siya. Ngayon, uumpisahan ko ng hiwain ang pork chop ng ganito. Katamtaman lang ang laki. Hindi naman ganong kaliitan. Ngayon, luto na ang aking tokwa. Pag ganyan, luto na siya. Ngayon, bago siya ilagay sa plato, kailangan patuluin muna natin siya ng mantika. Yung medyo, kasi alam mo naman, para maalis yung mantika sa tokwa.
Hulihin ko na siya, lalagay ko na siya sa plato. Pag ganyan, luto na siya. Pag ganyan ang kulay. Ngayon, luto na ang aking tokwa. Uumpisaan ko na rin siyang hiwain ng ganito kaliliit. Okay? Yan. Ganyan lang siya kaliliit. Yan. Okay? Ngayon, tapos na ang aking pagprito ng tokwa, paglaga ng aking pork chop, at paghiwa ng mga sangkap. Ito po, kanina, nabanggit ko po sa inyo ang marka pinya na toyo. Ang gamit ko po, ang Del Monte Red Cane Vinegar. At nakalimutan ko po kanina yung asukal. Lalagyan po natin siya ng konting asukal kasi nagpapasarap po rin yan. Ngayon, ito na po yung mga sangkap na hiniwa ko po. Sibuyas na puti. Nabanggit ko po, hindi ko ginagamit ang pula. Mas prepared ko po ang puting asukal sa tokwat. Ay, ito, puting sibuyas sa tokwat baboy. Hiwa na po siya, puting sibuyas, paminta, siling green. At syempre, hindi mawawala ang ating siling labuyo. Napansin nyo po, may tatlo po akong iniwan na buo. Kasi pang toppings ko po yan mamaya, ipapakita ko sa inyo. At ang pinaka-importante po, ang kalamansi. Yan po ang nagbibigay sarap sa tokwat baboy, ang kalamansi, aside dun sa suka. Para po yung alat, ay yung asim, tamang-tama lang po yun. At saka yung pagkaalat ng toyo. Ito na po ang aking pork chop, hiwa na po, at ang aking tokwa. Ngayon, sa susunod po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po pagsasama-samahin. Halu-haluin lang po yan. Ngayon, yun lang po, luto na yun. Okay? Kukunin ko po yung aking lalagyan na kung saan natin paghahaluin yung mga sangkap na yan. Okay, ito na po ang aking lalagyan. Ngayon, yung tokwa ko po, una ko pong ilalagay sa lalagyan. Ngayon, susunod ko po ang aking pork chop. Okay. Ngayon, ilalagay po ko po yung kalamansi. Na hinanda ko kanina, 'di ba? Sabi ko po kanina, ito yung isang bagay na nagpapasarap sa tokwat baboy, ang kalamansi. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Okay? Tapos, siyempre, ang paminta. Mas preferred ko po yung powder kaysa po sa rock o sa buong paminta. Okay? Tapos po, ilalagay na natin ngayon ang sibuyas na puti, ang siling green, at syempre ang labuyo. Ngayon, nabanggit ko sa inyo kanina, ititira ko po yung siling labuyo na tatlo. Itatoppings ko po yan mamaya. Syempre, para maganda yung presentation natin mamaya. Ngayon, bago ko po ginagamit itong marka pinya na toyo, ito kasi po ang talagang ginagamit ko kahit sa ibang putahe ko po. Ayoko po yung ibang klaseng toyo. Palagi ko pong ginagamit ang marka pinya. Okay? Ang paglagay po ng toyo, hindi po yung basta ibubuhos. Tatansyahin nyo lang po sa ganitong kalaking kutsara, mga isa't kalahati lang po. Okay? Lalasahin nyo naman po yan eh, mamaya kung tama na po sa alat. Ngayon, ang aking suka na Del Monte Red Cane Vinegar. Hindi po ako gumagamit ng ibang suka, kundi ito lang po. Ganon din po sa aking ibang mga putahe, ang Del Monte Vinegar. Okay? Ang suka po, ito'y konti lang po. Kasi may kalamansi na po tayong nilagay, maasim na po yun. Konting-konti lang po ang paglagay. Para lang malasa ang konting suka. Okay, tama na po yun. Ganun lang kakonti po. At kanina po, kanina nag-umpisa po tayo. Hindi ko na ilagay ito kanina na ipaliwanag. Kasi po, naglalagay po ako ng konting asukal. Ngayon, dito po sa aking asukal, meron po, ang gamit ko po nga po pula, wash sugar. Hindi po ako gumagamit ng puting asukal. Kahit sa iba pong putahe, palagi po akong wash sugar. Kasi po, ito ang pinaka-healthing asukal sa lahat. Hindi white, hindi pula, kundi po yung wash sugar. Ngayon po, lalagyan po natin ng 2 ganto karaming kutsara asukal. Yan, tama na po yan.
Ngayon, atin na pong hahaluin yan. Halo lang. Sige lang po, halo lang tayo ng halo. Heto na po ang aking tokwat baboy. Luto na po. Pwede na nating kainin.